Hello everyone! Welcome po sa ating video. Sa video po na ito ay pag-usapan po natin ang carpentry. Ang carpentry po ay isa po siya sa areas po ng TLE major which is under po siya ng industrial arts. Pero bago po yun, kung bago po kayo sa channel po na ito, pwedeng-pwede po kayo na mag-subscribe at i-hit na din po ninyo yung ating notification bell para po kapag may bago po tayong upload na videos, ay manonotify po kayo. So, go back to our topic, carpentry. So, hindi po dahil yung carpentry po natin ay nagsisimula sa car, ay pag-uusapan na po natin yung about sa mga sasakyan. Ang carpentry po ay tumutukoy po siya sa lahat po ng ginagawa po natin sa kahoy. Sabi dito, it includes cutting, forming, joining wood parts together. So, it also involves shipping, assembling, structural woodwork. So, kapag daw po yung kahoy ay pinutol po natin, kinat po natin, at ginawa po natin ng isang object or isang bagay through joining its wood parts, ito daw po ay tinatawag natin na carpentry. So, yung tao naman po na gumagawa po ng carpentry work, siya po ay tinatawag natin na carpenter. So, ang carpentry po ay hindi po tumutukoy sa paggawa sa mga sasakyan, kundi po ito ay tumutukoy po sa lahat po ng ginagawa po sa kahoy, gaya na po ng pagputol or pagporma ng kahoy, yung pag-join sa kanya, na gawin po siya into a shape or para po siya ma-assemble into a structure. So, ang gumagawa po nun is ang carpenter. Then, we have here also the woodworking. So, ano ba yung woodworking? Sabi dito, it is an skills developed by the student in terms of measuring, cutting, framing, joining, and finishing wood material. So, kung isipin po ninyo, parang yung woodworking sa carpentry is ano sila, magkapareho. So, ang pinakaiba lang po nila po ng woodworking sa carpentry, tandaan po ninyo is yung woodworking is wala po siyang structure. So, hindi po tayo for example, hindi tayo makakagawa ng bahay po dito sa woodworking. Ang ginagawa lang po niya is yung paano po niya i-measure, i-cut, i-frame yung ating woods, i-joint. Pero hindi po siya talagang bubuo po ng structure. Pero sa carpentry po is talagang bubuoyin niya yung mga kahoy na kanyang pinutol at ginoin para po makabuo po siya ng structures. Yung woods naman po, ito po yung ating bida sa carpentry. So kapag sinabi po natin woods, alam naman natin po na siya isang produkto ng kahoy kung saan po sabi ko nga ay bida po sa ating carpentry na topic. So dahil po yung kahoy po ang bida sa topic po na ito, pag-uusapan po natin kung ano-ano nga ba yung parts ng ating bida or parts of wood. So meron dito, so hindi na siya kailangan na i-explain masyado kasi self-explanatory naman po yung kanyang mga definition. And then dito po sa ating drawing is turo na po kung saan po yung part po ng ating woods. Pero ang tip ko po dito sa inyo para po hindi po magkapalit-palit ang pagkakasunod po sa pag-memorize po ninyo sa part ng ating woods, binigyan ko po ito ng mnemonics para po mas madali po ninyo na matandaan po ang ating parts of woods. So ano ba yung ating mnemonics? So yung ating mnemonics is ito. Itong sinusulat ko. So, baka, ang hirap talaga magsulat sa ano. Baka sa heart, peace. Yan. Okay. So, baka sa heart, peace. So, yung bako natin sa baka sa heart piece is stand for bark. So, itong bark is the outermost layer of stem and root of woody plant. So, yung balat po na bumabalot po sa ating kahoy is yun po yung bark mismo din. After that bark, meron po siyang parang manipis po na layer na tawag dito is generative tissue daw po yan.
Then between siya sa bark saka sa wood of a stem ay tinatawag naman natin siya na cambium. Yun yung ka sa ating mnemonic. So baka, bark, then cambium, then sa is sapwood. So yung sapwood naman is the outermost portion of a wood stem. So di ba yung kahoy is parang kapag meron po siyang balat, then after that meron siyang layer, layer na parang bumabalot din sa kanya after the bark. So after that, yung pinaka outermost po ng wood natin is yun po yung ating sapwood. Then yung sumunod naman sa sapwood is si heartwood. So si baka sa heart, so si heartwood po is ang inner part of wood which is made up of accumulated dead cells. Then yung sa pinakagitna po ng ating kahoy, yun na po yung ating tinatawag na pith. So again, para po matandaan po natin ang pagkakasunod ng ating parts of wood, tandaan lang po natin ang ating mnemonics, baka sa heart pith. So hindi naman po siya ganun ka ano na na may meaning, pero nagagamit po natin ito para po ma-memorize po natin yung ating parts of wood. Hindi po siya ganun ka-relevant sa topic po natin, pero malaking tulong na po ito sa pag-memorize po natin sa again sa ating parts of wood. Then puntahan naman po natin yung ating types of wood. So sa type of woods po natin, meron po tayong tatlo. So number one dito is yung lumber. So si lumber daw, sabi niya dito is woods that came from the trees, either softwood or hardwood. So yung lumber po natin na types ng isa sa types of wood ay nahahati po siya into two, which is the softwood and the hardwood. So ano ba ang pinagkaiba nito? So yung softwood daw po natin, kapag ay natutukoy po natin ang puno, kahit na po hindi pa po yan pinutol, is alam na po natin na yung kahoy na po na yan is softwood po siya, dahil po yung kanyang dahon is needle-like po, or para po siyang karayom. So for example, ganyan-ganyan lang po yung kanyang dahon. Like po nang sa pine trees, so di ba ganyan lang po yung dahon niya, so parang needle-like. Kapag po nakita po kayo ng kahoy na ganyan, is ibig sabihin po niyan is softwood po yan. Hindi po siya maganda for furniture kasi madali lang po yung masira kasi soft nga po siya. Then another signs or para po na ma-identify po ninyo na ang isang kahoy ay softwood is ito daw po ay nagkakaroon ng bunga na cone. So, di ba yung pine trees, yung bunga niya po is parang may, yung nakikita po ninyo na ano, na hindi po yan cone, parang triangle na po yung na-drawing ko. Yung minsan po is sinasabit nila sa Christmas tree na parang kahoy na may ganun po na forma. So, it forms like a cone. Yung na-drawing ko po ay hindi cone, nabaliktad po yata. Okay, so forgot my drawing. So basta po, tandaan po ninyo na softwood is kapag needle-like yung kanyang dahon, saka meron po siyang bunga na cones ang kanyang shape. So kaya po siya tinawag din na conifers, dahil nga po cones yung kanyang bunga. Then kapag hardwood naman po, kabaliktaran din po siya ng softwood. Kasi po yung dahon po ng ating mga hardwood na kahoy is broad po or malalapad. Ano na nangyari sa dahon ko? So, kapag po broad ang dahon po ng ating kahoy is hardwood po yan. Saka, ang palatandaan po, isa po sa palatandaan na hardwood po ang isang kahoy is kapag po may month of the year na yung mga dahon po niya ay nagtatanggalan or nalalagas po. So, kapag ganun po yung kahoy, so for example, sa Nara, di ba, may time ng may buwan po talaga na yung dahon ng Nara is nauubos. So kapag po ganun po na ang klase ng kahoy is matatawag po natin siya na hardwood. So again, hardwood, broad, saka nasi-shed po siya ng kanyang mga dahon. Then pag softwood naman po is needle-like yung kanyang dahon, saka nagbe-bear siya ng cones. Another type of woods is yung tinatawag natin na lumber. So yung lumber, yard lumber po is ano na po siya, yung parang nakakat na siya into several sizes intended for variety of uses. So parang ano na po siya, inihanda na po talaga siya, dumana po siya sa sumiling para po
ano na po siya, para ready na po siya gamitin sa iba't ibang paraan. So ito din po ay nahahati into two. So meron tayong select grade saka common grade. Pag sinabi po natin select grade, siyempre ito po yung the best of best kasi pinili na nga po siya. Tinanggal na po yung mga low quality niya. So ito po ay na good appearance saka it can take different finishes such as stain, paint, and enamel. So ibig sabihin po kapag select grade po siya is magandang uri po siya ng kahoy. Kapag naman sinabi po natin na common grade, ito na po yung mga pinagpilian. So ito po ay suitable for rough carpentry. So hindi po siya advisable para po sa mga furniture kasi nga po pinagpilian na nga po siya. So it is not of finishing quality. So hindi po siya talaga magandang ori. Example nito is yung cucumber natin, yung usually yung common grade po natin is like ng cucumber is ginagamit po siya for scaffolding kapag gumagawa po ng building. So yung scaffolding po sa term sa carpentry po is yun po yung for example gagawa kayo ng building, yung mga kahoy po na dinadaanan or ginagawang tulay po ng mga tao, yun po yung tinatawag po natin na cucumber. Lalong-lalo na kapag mga yung carpenter po natin is hindi po talaga galing sa malaking kumpanya. So, wala po silang yung mga material talaga na mga metals na scaffolding. So, yung ginagawa po nila is yung cucumber po ang kanilang ginagawang scaffolding. Then, another types of wood we have. So, pangatlo na to siya. First is the lumber, then yard lumber, then itong pangatlo is the manufactured wood. So, from the word manufactured, so ang uri ng kahoy po na ito is dumaan na po talaga siya ng proseso. So it is called the man-made wood. So kasi from the original wood, gagawin siya into something para po for intended purposes. So these are timber sheets which are produced by gluing woods. So, inapplyan na po siya ng glue or wood fibers together. Then ito din po ay nahahati into different types ng wood. So, unang-una meron tayong wood veneer. So, kapag nag-search po kayo sa Shopee, sa Lazada, marami po kayong makikita niya na veneer. Veneer yung veneer na word. So, refers to thin slices of woods that are glued onto the core panel to produce flat panels such as those tops and panels for cabinets, parquet floors, and part of furniture. So, para po mas ma-visualize po ninyo yung ating wood veneer is ito po yung ating picture dito. So, ganito po yun. No? May iba't iba tayo na finishing or color ng ating wood veneer na available po sa ating market. Hindi po ako nagbibinta nito. Wala po ako niyan. Then we have also the plywood. So familiar naman po siguro tayo lahat sa plywood. Sabi dito, it is a sheet material manufactured from thin layers or plies of wood veneer. So galing din po siya sa wood veneer that are glued together with adjacent layers. Then itong plywood po natin is nahahati into three. So meron tayong soft plywood, hard plywood, saka exterior marine plywood. So self-explanatory na din po yung kanyang definition. So, yung soft plywood is for, intended po siya for common structural use. Most common po siya for structural use. Then, ating hardwood is, yung sa hardwood po natin is, one side is made of hardwood finish po siya. Then, the other side, it can be soft plywood. Then, yung ating exterior or marine plywood is, ito po yung pinakamagandang uri po sa ating plywood dahil it is made for external use. So, kaya siguro tinibayan talaga nila yung marine plywood kasi nga pwedeng-pwede po siya gamitin po for external use. So, for example, ginamit po ninyo yung plywood para po sa inyong kaysami outside your house. So, ganun po yung ginagamitan po ng ating exterior or marine plywood. So mas matagal po siyang masira kumpara po sa soft plywood saka sa hard plywood. Then we have here, so dapat po ito ay priest wood na kulangan po ng D. So yung priest wood po natin or fiber wood is isa din siyang ori ng ng manufactured wood. So it is also called, tandaan po ninyo, medium density fiber or MDF. Itong CMDF po ay gawa po siya sa itong mga wood
chips po natin. Yan. Then, itong wood chip po, paano ba ang ginawa yung wood chip, yung kahoy para magawa po siya ng wood chip? So, dumaan po siya sa tinatawag natin na defibrillation. So, itong process ng defibrillation is, yung kahoy po is inaplayan po natin ng hot pressure steam, then mag-i-explode po yan into a fiber. So, yung kahoy po natin, kapag inaplayan po natin ng pressure sa galing po sa steam or sa usok, mag-i-explode po yung kahoy at magagawa na po yung ating fiber. So, kapag mayroon na po tayong fibers, is yun na po yung gagamitin po natin para gawin po natin yung pressed wood or fiber wood. And isa sa quality po ng ano, isa po sa characteristic, hindi ko isa sa characteristic po ng pressed wood or fiber wood, siya po ay denser po siya kumpara po sa plywood. Kasi nga po, gawa nga po siya ng wood fibers. Then, we have here is the particle board. So, ang particle board saka press wood or MDF is medyo similar po sila. So, yung MDF po is gawa siya sa medium density fiber, pero itong particle board naman po is also known po siya sa low density fiber. So, it is cheaper, so mas mura po siya. And then denser and more uniform than conventional wood and plywood, and is substituted for DM when cost is more important than strength and appearance. So, kapag naman po yung purpose po ng inyong project or yung gagawin po ninyo is hindi naman po masyadong importante kung maganda ba siya po sa paningin or hindi po siya hindi niyo po intended for na wala po siyang aesthetic. So basta lang po na meron po kayong magawa. So, mas importante po yung makamura po kayo. So, pwedeng-pwede po itong particle board ang ating gamitin. So, ano ba yung pinagkaiba ng low density fiber saka medium density fiber? So, again, yung medium density fiber is yun po yung ating press wood or fiber wood. Then, ang low density is yung particle board. So, ito po yung kanilang pinagkaiba. So, kung titingnan po ninyo, yung ating particle board is medyo, hindi po siya masyadong compressed and kumpara po dito sa ating medium density fiber. Then, yung MDF po natin is mas fine po yung kanyang grain. Yan. So, sana po nakuha po ninyo yung pagkaiba po ng ating MDF sa ating LDF. Then another we have the laminated wood. So from the word itself, na laminated. So ibig sabihin, yung wood po natin is nilaminate po natin. So it is a logs. Logs are processed by sumiling. So yung kahoy daw po natin is prenosisob daw po siya by sumiling and drying. Nuts and cracks are removed and the pieces are connected by finger joints and fiber direction to create a wide and long material. So, kapag daw po ang isang kahoy ay dumaan po siya sa sumiling, then drainay po natin, tinanggal po natin yung mga cracks, tinanggal po natin yung mga nuts. So, yung cracks and nuts po is isa po itong isa po sila sa mga defects ng ating wood. So, kapag po tinanggal po natin yan sila is Then, ikukunik po natin yung ating mga woods by finger joints. So, yung finger joints, isa po siya sa method of joining our wood. So, madidiscuss din po natin yan sa mga susunod na video. Ay, makakagawa daw po tayo ng laminated wood. So, speaking of defects of woods na nut and crack, so, we have different defects of wood. So, isa na nga dito is yung nut. So, kapag sinabi po natin nut, so, ito po yung branch ng ating kahoy. So, gaya po dito is kahoy po natin. So, meron po siyang branch or sanga po dyan. Kapag po ito ay nilagari po natin or dumaan po siya sa sumiling, so, tinanggal po yan, yung mangyayari po sa sanga na po yan is ganito po, maglilive po siya ng mark sa ating kahoy. Then, yung mark po na yun, is yung tinatawag po natin na nut. So, isa po siya sa defect ng ating wood. So, sa nut po natin is meron po tayong dalawang uri. So, meron po tayong loose nut saka tight nut. So,
Nakikita nyo naman sa picture kung ano po yung pinakaiba ng ating loose knot sa ating tight knots. Tight knot. Then another defect of wood is the chick. So itong chick is isa po siyang small crack. So ito kapag gumagawa po kayo tayo ng laminated wood, so tinatanggal po natin yung knot sa kayong small mga small cracks. So yung small yung chick is a small crack. So ibig sabihin pag small, syempre maliit. So ang ano po niyan is ang characteristic po ng ating chick na defect ng wood. So kung napapansin po ninyo sa ating mga drawing yan. Yan. So yung kanyang crack po ay hindi po siya lumago sa kabilang party. Hindi po siya diretso. Yan. So ito po yung end in view, ito in view po yan. Then ito po yung long view ng ating chick. So lengthwise po yung separation po ng ating wood. Kung meron naman tayong ano, kung meron naman po tayong small crack, meron din po tayong big crack. So kapag malaki na po yung crack ng ating kahoy, is tinatawag na po siya na split. Nag-i-split po yan. So ano ba kapag nag-i-split tayo? So, di ba talagang bukang-buka. So ganun po talaga yung nangyayari sa kahoy kapag split po yung kanyang defect. So like po lang itong picture po natin. So from one side to one side, to other side is talagang nag-split po yung ating board or nagkakaroon po ng crack. So hindi lang po siya tumuloy into another side of another edge po ng ating kahoy. Then we have also the decay. So itong decay is a rotting of wood. So yung pagkabulok po ng kahoy. Yan po yung ating decay na defect of wood. Also, we have here stain. So, yung stain is the discoloration of wood surface. So, sa lahat po ng ano, sa lahat po ng defect of woods is parang yung mas gugustuhin ng tao na magkaroon yung kahoy is yung stain po or discoloration of woods. Kasi nga po may mga, sa ano ngayon, sa kahit na po yung mga gawa po ng simento is ginagawa po nila kapag gusto po nila na magkaroon ng wood effect yung kanilang project, ay nilalagyan po nila kunyari ng stain. Kasi nga po, yung stain po ay para po siyang proof na yung ano po mo, yung gawa po na yan o yung project po na yan is talagang made of wood po siya. Kasi normal po siya, nakakadagdag po siya sa beauty ng isang wood product, yung stain po natin. Another type of defects of wood is we have the wind. So yung wind po is lack of wood on the face of the piece. So for example dito sa picture natin, so isa po siyang supposedly square na ano, supposedly square po yan na cut ng ating wood, but may ano po siya, may wind na po siya na defect ng kahoy, kaya dito sa isang corner po ng ating wood is nagkaroon po siya ng parang nakulangan siya sa kahoy. So yun yung tinatawag natin na wind defect. So another defect of wood is yung tinatawag po natin na ito yung tinatawag po natin na warp. So ano ba yung warp? So sabi dito, any variation. So mayroong iba't ibang ori po ng warps. From a tree of plain surface, it includes cracks, bow, cup, or wind, or twist, or any combination of this. So kahit na pinasama-sama itong mga defect nito, ang tawag po niyan is warp. So kapag bow po siya, so raised at both ends, so gaya ng illustration po natin, then twist or wind, so kapag tinitwist po natin yung kahoy, so parang nagkaroon yung end curves po, yung different end po ng ating kahoy is opposite po sila sa kanilang direksyon. Then we have the kink, raised on one end, yung isang side lang po yung kanyang nagre-raise. Then crook is raised along the edge, then cap is both edges are raised. So, ito po yung mga iba't ibang uri po ng ating warp na defects. Now we proceed to classification, description, and measurement of lumber. So kapag po bumibili po kayo ng kahoy or kailangan po ninyo bumili ng kahoy, yung mga available po na kahoy sa market ay nakaganito na po siya. So meron po tayong tinatawag na surface two sides or east to east. So kapag sinabi po natin na east to east, yan po ay, yung east po is nag-i-stand po yan sa surface saka sa side. So kapag sinabi po natin east to east, so yung dalawang side po ng ano, dalawang po side po ng ating wood is naka-planed na po siya or nalinis na po siya. So on both sides, kaya
in two sides. Kaya nga may S to A. So, meron naman po rin po tayong tinatawag na is for S. Is for S po yan dapat, hindi is to S. So, surface four sides. So, ibig sabihin po niyan, nalinis na po yung four sides po ng ating sa ating kahoy. So, yung top, bottom, left side, saka right side is nalinis na po ang kahoy po na yun. They are planed already or naplayan na po sila ng planer. Yan. Ana smooth na po sila in four sides. Kaya S, 4S. Meron din po tayong surface in two sides or is two is and one is or is three is. So, kapag po ganyan, so, pwede it's either top or bottom is na clean na siya or na smooth na siya. Then, yung isang edge ng ating kahoy is also smooth na po siya or na plain na po siya. Then, we have also the rough lumber. So, yung rough lumber, so kung kinat po siya ng 2x2, kinat po siya ng 4x4, so ganun na po yun. Wala na pong iniba. So, pieces of wood and plain and usually passes exact dimension. So, kung ano po yung kanyang thickness, yung kanyang width, saka yung kanyang length. So, let's see, yung kahoy ninyo is 4x4x16. So, ganun na po yun. Wala na pong ginawang iba pa. Kinat lang po siya ng ganun lang. Then, we have also surface lumber. Lumber po yan, hindi po lander, lumber. So, surface lumber is ito po yung kahoy kung saan na in all sides po ay nilinis na po siya. Then, let's see, yung tabla po natin is nasa 1 inch. So yung 1 inch po na yon is gawa nga po is na dinala na po siya ng planer is yung side yung ano po natin yung tabla po natin na 1 inch ay makukuhaan po yan ng 3/8 of an inch dahil nga po nilinis na po siya in all sides. Yan po yung ating surface lumber. So now let's proceed sa unit of measurement of wood. So ano nga ba? Sorry po dito. So ano nga ba yung unit of measurement po ng ating wood? So sabi dito board foot is the unit of measurement for lumber. So kapag po gusto natin na i-measure po yung ating lumber is ginagamit po natin na formula is yung thickness times width times length. So tandaan po natin yung formula po na ito. So, yung T nag-stand po siya sa thickness, then W sa width, and L sa length. So, tandaan lang po natin na yung thickness po dapat, na yung size po ng ating thickness is dapat po siya naka-inches. Yung symbols po ng inches is yan, dalawa. So, tandaan po ninyo kasi dalawang syllables yung inches, N at saka cheese. So, dapat naka-dalawang kuwit po yan siya. Then, width dapat din po naka inches po siya, dalawang kuwit. Then, sa length po, kasi nga po, hindi naman po natin pwede na i-inches po yung length kasi mahaba po siya sa ilang roller po yan. So, ang gagawin po natin is naka-foot po siya. So, dahil foot po is isang syllable, so isang kuwit lang po ang gagamitin natin sa ating symbols. Then, tandaan po natin na yung isang roller po ay meron po siyang 12 inches. Kasi nga po yung gagamitin po natin sa pag-measure po ng ating board foot is roller foot po, hindi po meter. Kaya, tandaan po, 1 foot is equals to 12 inches. Meron tayong examples po dito. Okay, so, board foot unit of measurement. So, again, T times W times L. So, sabi dito, how much will Mr. Scott pay if he purchases 15 pieces of 4x6x10? So, tandaan po ninyo yan, no? Hindi na po siya sabi kong inches pa ba or foot yung sizes po niya, kundi symbol na po yung ginamit. So, meron daw pong size na 4 inches by 6 inches by 10 foot na lumber at yung presyo po ng kahoy po is nasa 35 pesos po siya every price po ng board foot po. So, yung 35 pesos na presyohan po ng kahoy is usually dito sa probinsya is ganun po yung presyo ng yakal kapag yakal po na kahoy. Sa mga previous na mga lead questioner, yung presyohan po nila doon is 6 pesos. Hindi ko alam kung anong panahon pa po yun na presyohan ng kahoy. Pero dito nga po sa probinsya kapag yakal po or yung ano po ninyo, yung binili po na kahoy is nasa 35 pesos po siya at saka kapag
Lawaan naman po is nasa mga ano na po siya, mga 20 plus po yung presyohan niya. So itong ano, itong 4 by 6 by 10 inches ay medyo makapal na po ito na ano, medyo makapal na po siya na kahoy. So kapag gusto niya pong gawing tabla ito, pwede na po ito magawa into 4 or 3 to 4 na tabla. So then yeah, itong kahoy po na ito ay nag-o-order daw po si Mr. Scott ng 15 pesos. So ano bang gagawin natin? So i-apply po natin yung ating word put formula, which is the T times W times L. So i-supply na po natin diretso. Since wala na po tayong babaguhin kasi improper naman po proper naman po yung kanyang symbols dito, yung thickness naka-inches, yung width naka-inches, yung length is naka-foot. So, 4 times 6. Yan. Ah, 10 pala yan. So, kapag sinabi natin 4 times 6 is nasa 24. So, idiretso na po natin. 4 times 6, 24 times 10. So, meron tayong 240 board feet. So, sa bawat isang kahoy is sa one piece po ng 4 by 6 by 10 na size ng ating lumber is yan po siya ay isang kahoy is meron po siyang 240 board foot. Pero sabi dito is 15 daw po or 15 pieces yung binili ni Mr. Cook. So yung 240 naman po is i-multiply natin into 15. So magkano ba yung 240 times 15? So, magkano nga ba yung 240? I-compute po natin 240 times 15. So, 240 times 15 is meron po tayong 3,600 na board foot. So, medyo malaki siguro ang project tong gagawin ni paggagamitan ng kahoy ni Mr. Scott kasi medyo marami yung kanyang in-order na kahoy. So, yung 15 pieces na kahoy na yung size po niya is 4 by 6 by 10 is ang total po na board feet niyan is 3,600. So magkano ba yung babayaran ni Mr. Scott kapag yung presyohan niya ng bilhin niya ng kahoy is nasa 35 pesos. So i-multiply naman po natin yung 3,600 into 35 pesos. Niyan, board feet. Siguro magpapagawa ng barko itong si ano, Mr. Scott sa dami ng kahoy na binili niya. Times 35. Akala niyo siguro mura kapag kahoy ang ginamit. So masashock na lang po kayo. 15 pesos lang po yan in order po ni Mr. Scott. So kapag i-multiply po natin yung 3,600 into 35, yung presyo po natin is 35 pesos, is yung babayaran po ni Mr. Scott na kahoy is nasa 126,000 pesos. So, medyo malaki-laki po siya. Kasi kapag po yung 4 by 6 by 15 po na kahoy is, let's see, gagawin niya po yan, ipakakat niya po yan into, gagawin po yan ng isang ng tabla. So, let's see, makapal na tabla yung gagawin yan. So, mga nasa tatlo lang. So, let's say tatlo lang po sa isang kahoy niya na magagawa ng tabla. Yung ano po, yung 15 pieces ay maka-produce na po yan ng 45 na tabla or more pa kung medyo manipis, kung 1 inch lang yung kanyang thickness. So, again, sa ano, sa 4 by 6 by 10, na size ng wood, 15 pieces at 35 pesos per board foot, is yung babayaran ni Mr. Scott ay nasa 126,000 pesos. Yan. So, how about po kapag yung sizes po ng ating wood is nakalagay, is naka, given po siya is 4 inches. So, for example po sa, gaya po ng example natin dito. So, yung 120 na kanyang length, supposedly is dapat naka foot po yan. Hindi po yan naka thickness. Kasi nga, mahaba po kapag, ano, ay malaking number po yung magagamit natin kapag inches po yung gagamitin po natin. So, kaya dapat po, so sa question po na ito, how much will Mrs. Santos
Tapi if nagiging lalaki na si Mrs. Santos, so dapat po she yan. So what, how much will Mrs. Santos pay if she purchases? So medyo ano, mas kunti yung binili ni Mrs. Santos kumpara kay Mr. Scott. So 10 pieces lang ng wood yung kanyang binili na 4x4 by 120 inches lumber, and the price per board foot is 35. So constant yung ano, yung presyo ng ating kahoy siguro dito, magkapareho sila ng kahoy na binili. Since nga po yung ano, yung length po natin dito is naka 120 and so dapat 'di ba ang length is naka board, naka foot po yan dapat. Dapat naka isang roller po yan. So i-convert po natin yung 120 inches into foot. So 'di ba sabi is yung 1 foot is equivalent to 12 inches. So kaya ang gawin po natin is 120 para ma-convert po siya into foot is i-divide po natin yan sa 12. So 120 divide 12 is meron po tayo niyang 10 foot or yan, 10 foot na po yan. So yung bagong ano natin, yung bagong size po ng ating wood is hindi na po siya 4x4x120. So kundi magiging 4x4x10 na po siya. Yan. Kasi nga po, kinonvert po natin yung ating 120 inches into feet na po. Kasi dapat po naka-feet po yan. So, yan, pwede na po natin yung isolve. So, 4 times 4 is 16. Then, 16 times 10 is 160 board foot. So, sa isang kahoy na bibilhin po ni Mrs. Santos is meron po yung 160 na board foot. Then, yung bibilhin po kasi ni Mrs. Santos is nasa 10 piraso. So, yung 160 po na board foot is i-multiply po natin yan sa 10. 10 pieces. Yan, lagyan natin ng pieces. 10 pieces. So, yung total na board feet po na minsan na board foot yung nakamiss ko. So kapag marami na po is board feet. So kapag bumili siya ng 10 piraso ng kahoy na tig 160 board feet. So ang total po ng board feet na binili po ni Mrs. Santos is 1,600 board feet. So ang babayaran po ni Mrs. Santos dahil yung presyuhan po ng kahoy is nasa 35 pesos. So i-multiply naman po natin yung 1,600 na board feet na binili ng kanyang na kahoy into 35 pesos. Yan. So, i-total po natin. $1,600 times 35. So, yung babayaran po dito ni Mrs. Santos is 56,000 pesos. Yan. So again, kapag bumili si Mrs. Santos ng 10 piraso na kahoy na 4x4x10 or 4x4x120 inches is na may presyo na 35 pesos, yung babayaran niya po is 56,000 pesos. So sana po ay clear na po sa inyo kung paano po i-solve yung presyuhan po ng ating kahoy kapag bumili po kayo, hindi na po kayo maluloko ng contractor. At saka kung paano na po ninyo kwintahin yung board foot po. Sa susunod po na video ay mas tatalakayin pa po natin yung ibang topic under po ng carpentry gaya po ng mga uri po ng wood joints, yung ano nga po yung mga klase ng roofings po na meron po tayo, saka yung mga tools po na gagamitin po natin kapag nag-perform po tayo ng carpentry work. So, hanggang sa muli po. Thank you and bye-bye.